Welcome to Tagalog Recap of The Walking Dead Episode 2. Ang pagpapatuloy sa umpisa, pinakita ang lugar kung nasaan ang mga refugee, kasama dito si Shane, ang mag-ina ni Rick na sina Lori at Carl, na nagkakaroon na ng pagkakaunawaan at may nangyari na sa kanila, samantalang si Rick ay nasa loob pero ng tangke, kausap ang nasa radio at sinabi na unti-unti nang umaalis ang mga walkers sa taas nito. Sinabihan din siyang tumakbo sa kinaruna nila dahil malapit lang ta at aalalayan siya nito. Kinuha ang baril at granada ng sundalong zombie na nasa tangke, lumabas na siya dito. Tumakbo habang binabaril lahat ng masalubong nito at nakita niya na yung kausap niya sa radio si Glenn, sinama siya nito sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Sa abandonadong department store pala sila nagtungo. Nagalit ang isa sa kanila, si Andrea, kay Rick dahil nilagay sila nito sa disgrasya dahil na napalibutan na ng walkers ang department store at binabasag na nila ang salamin pintuan nito. Nang marinig nila may nagpapaputok sa taas si Merle Dixon, tinaas nila at nagkaroon ng pagtatalo dahil sinasayang nito ang bala. Nagpambuno si Merle at T-Dog, na gulpi ng husto si T-Dog. Nang wala nang gustong lumaban kay Merle, sinabi nito na gusto niya siya ang masusunod. Nang biglang buhat sa likod ay sinapak siya ni Rick at Pinozas at sinabing leksyon yun sa kanya. Pagkatapos na nagplano sila kung paano sila makakaalis doon, nang magsabi si Shock, dati pala siyang sewage zone ng officer kaya sinuggest niya na doon dumaan, pero tiningnan muna ta nila Morales at Glenn. Pero nang makita nila ang dulo nito may harang at meron doon walkers na kumakan ng daga, samantalang magkasama sina Rick at Andrea sa department store may nakita siyang kwentes. Kinuha niya ta para ibigay sa kapatid na nasa refugee area. Nang bigla nilang nakita na nabasag na ng mga walkers ang isang hilera ng glass window at isa na lang mapapasok na sila nito, dali-dali silang tumaas sa rooftop ng department store at nagplano habang si T-Dog ay kumukontakt sa radio. Pero hindi pa rin makakontakt dahil sira ang radio sa refugee area. Nagplano sila, nakita ang sasakyan ng department store at alam nila nandun ang susi, pero napalibutan ito ng mga walkers. Nakaisip si Rick, pinakuha niya yung bangkay malapit sa pinasuka nila kanina. Kumuha ng palakol, naawa sila sa gagawin nila sa bangkay pero nakita nilang organ donor ito at ginawa na nila ang kanilang binabalak. Pinalakol ni Rick ang katawan nito at inutusan silang ipahid ang dugo at laman loob nito sa kanila ni Glenn. Pagkatapos nun binigay ni Rick ang susi ng posas kay T-Dog para pakawalan si Merle. Pumunta na ang apat sa rooftop habang si Rick at Glenn ay naglakad na patungong sasakyan na nakita nila. Dahil sa laman loob at dugo na pinahid nila, hindi sila nahalata ng mga walkers. Habang naglalakad ang dalawa, nakamasid naman sa telescope si Morales habang si T-Dog ay kumukontakt parents sa radio, samantalang sa refugee area inaayos nila Dale ang signal ng radio. Malayo-layo na ang nilalakad nila, hindi pa rin napapansin ng mga zombie sina Rick at Glenn. Samantala sa rooftop, kinukumbinsi ni Merle na pakawalan siya ni T-Dog pero hindi siya pinagbigyan nito. Habang nakamasid ang tatlo sa rooftop, nang biglang nagbabadya ang ulan, nag-alala sila sa dalawa. Sa wakas nakantak na ni T-Dog sila Dale, sinabi nito na natrap sila sa department store. Nag-alala ang lahat, lalo na si Emma na kapatid ni Andrea. Gustong puntahan ni Lori para tulungan sila, ganun din si Emma, pero ayaw ni Shane dahil parang nagpakamatay na daw sila nun. Tulad ng inaasahan, umulan na nga, unti-unti nang napapansin sila Rick dahil natatanggal na ang mga nilagay nila sa katawan nila at tuluyan na ngang may humabol sa kanila. Gamit ang dala nilang palakol, tinaga nila ang bawat hamarang sa kanila. Nang makita nila ang bakod sa ampas sila rito, marami paring humahabol. Kinuha ni Glenn ang susi sa key box. Habang nagbabantay si Rick gamit A ng batil nang makuha na nila, tadali-daling nag-drive. Samantalang sa rooftop, kinuha na nila ang mga gamit, bumaba na pero nakaposas parents si Merle. Bumalik si T-Dog, nahulog niya ang toolbox sa kasamaang palad, nadapa siya at nahulog ang susi sa butas. Galit na galit si Merle, kala niya sinadya ito ni T-Dog. Tumakbo palabas siya, pinadlock niya na lang yung pinto pero dahil sa pagmamadali hindi ito mahigpit na nazara. Sina Rick naman kumuha sila ng isang sasakyan, binasag nila bintana nito para mag-alarm. Drive ito ni Glenn para guluhin ang mga walkers, samantalang si Rick ay papunta sa department store. Ang apat naman ay tumakbo na papuntang exit na daanan nila ang glass window na mababasag. Na dumating na si Rick, pinuwesto ang sasakyan, buhat sa likuran, sumakay ang apat. So Glenn naman patuloy parents sa pagpapahabol sa mga walkers.
Nang makita niyang nakasakay na ang lahat na una na si Glenn samantalang si Merle ay naiwan sa rooftop, tinanong ni Rick bakit wala ito. Sinabi ni T-Dog na nahulog niya ang susi. Paano na kaya si Merle makaligtas pa kaya ito? Samantalang papunta na sina Rick, Andrea Morales, T-Dog Shock at Glenn sa refugee area, ligtas kaya doon at ano ang magiging reaksyon ni Lori na makitang buhay si Rick? At ganun din si Shane, abangan sa episode 3, pero baka pwedeng makahingi ng like, pa-share na rin po and pa-subscribe. Maraming salamat po.